candidates for those yung pong opposed doon sa divorce. So, VP Lenny and Senator Pacquiao, kayo po, opposed po kayo sa divorce, hindi po ba? Our question to you is this. How will you help underprivileged spouses, spouses po yan ha, those who can't afford to go through annulment but want to end their marriage? Senator Pacquiao, let's start with you. Kaya nga po, para malaman ng lahat na ang pag-aasawa, eh, hindi po yan na birong papasukan mo na ang pag-aasawa kasi yan ay commitment mo sa Panginoon. At hindi lamang sa tao, kundi doon sa kapartner mo, kundi pati sa Panginoon. So kailangan din natin pahalagahan, hindi basta-basta na nagkakilala na, mag-asawa na, alamin ng mabuti. At kailangan din natin ng ituro yung pagiging asawa, educate sila bago sila mag-asawa. Dahil hindi po biro na mag-aasawa ka tapos wi-withdraw ka lang, magsusumpa. Alam niyo, pag-aasawa, susumpa ka sa harapan ng Panginoon. And then para mo bang, Lord, umalis ka muna sa ano ko, o maghiwalay na tayo. Parang ganun ba? Kasi nandoon ka sa harapan ng Panginoon, susumpa ka na from thin and thick, ganun, para sa hirap at ginhawa, magkasama kayo, anumang mangyari, kaisa-isa na kayo. Alam mo, pag-aasawa kasi is a symbol of God's love. Yung kumbaga sa ano, Father, the Son, the Holy Spirit. Maintindihan sana natin na ang ama, ang asawa, anak, mga anak, kailangan, bago pumasok po tayo sa pag-aasawa, pag-isipan natin mabuti para hindi magresulta sa hiwalayan o magkaon divorce. Kaya against po ako sa divorce talaga. Let's go to Vice President Leni Robredo. From thin on thick. Bago po ako naging politiko, matagal ako nag-abogado sa isang NGO na ang pangalan Saligan. Matagal po na ang aking mga kasong hinahawakan, majority noon, ay violence against women and children. Marami po ako mga kliyente na binububog ng asawa, biktima ng domestic abuse, biktima ng sexual harassment. At tayo po ay merong mga batas. Na-mention kanina na meron tayong batas na annulment of marriage, meron po tayong declaration of nullity of marriage. At agree ako na itong batas na to, while nandyan siya, ay hindi siya accessible sa mga mahihirap dahil sa requirements ito. Halimbawa, yung Article 36 ng ating Family Code, nagre-require siya ng psychological examination na sobrang mahal. Napakamahal nito, hindi siya accessible para sa mga mahihirap, kaya nagiging accessible lang siya sa mayayaman. Pero meron ng bagong Supreme Court decision na ito ay mababago na yung mukha nito, magiging accessible na siya. Yun yung una. Yung pangalawa, bahagi din ako ng Bantay Familia, isang napakalaking organisasyon na pinoprotektahan yung mga karapatan ng mga kababaihan na nabibiktin man ng pang-aabuso. Bago pa na ipasa yung Republic Act 9262, Anti-Violence Against Women and Children Act, isa ako sa mga lobbyists nito. Pero para maprotektahan sila, kailangan tulungan nila natin ang mga kababaihan through economic empowerment. Ito yung magbibigay sa kanilang lakas para hindi itolerate yung abuses.